Hi everyone, this is Jemima and welcome back again to my channel. So ngayon, sobrang puti ko dito. So ngayon, yung pag-uusapan natin, kasi wala akong magawa. So napag-isipan ko na mag-usap na lang tayo tungkol sa sobrang importanteng topic ngayon. And yung topic na pag-uusapan natin is about sa pagbubuntis ng maaga or sa nabuntis ng maaga sa murang edad. And ano ba talaga yung mararamdaman mo pag nabuntis ka ng maaga? Ano yung gagawin mo pag nabuntis ka ng maaga? And ano yung mga bagay-bagay na dapat mo harapin pag nabuntis ka ng maaga? And based on my experience, buntis ako when I was 20 years old and ngayon, I'm turning 23 na this September 4. So, nung nabuntis ako, yes, at first hindi ko tanggap. Parang depressed ako. Ang sakit kasi yung feeling na gagraduate na sana ako last year ko na sa college, hindi ko pa nagawa. Kasi nga nabuntis ako. Na-disappoint ko parents ko, na-disappoint ko sarili ko. And as in, sobrang down ako kasi. Sobrang hirap. So, hiyan na rin yun. Ano yung gagawin mo pag nabuntis ka na maaga? So, yung ginawa ko is ask forgiveness kay Lord na, Lord, sorry. Ginawa ko to. Sorry. Pumasok ako sa ganitong sitwasyon. Alam ko na sobrang mali talaga pero pinasok ko pa rin. So, tinanggap ko na mali ako. Nag-asa ko ng forgiveness kay Lord sa pagkakamali ko. And feeling ko talaga, as in, free na yung heart ko. Pero may kulang kasi hindi pa nalaman ng parents ko at ng parents niya, both sides. So, tinago namin almost 4 months. As in, sobrang hirap kasi yun yung pinakamahirap na part, yung itago nyo, yung ganyang sikreto or yung pagbubuntis nyo sa mga magulang nyo. So yun, nahirapan kami. Tinatago ko yung laki ng tiyan ko. Ginagamitin ko ng ang tawag dito. Yung para hindi malaman na nagbubuntis ka yung sa tiyan. Basta yun yun. So sa mga kabataan ngayon na may boyfriend or girlfriend, yung temptasyon nandyan. Labanan nyo. Pag nakaramdam kayo ng temptasyon, layuan nyo na agad. Tumakbo na kayo agad. Huwag nyo nang i-entertain pa. Dapat, alagaan nyo yung sarili nyo. Respetuhin nyo yung sarili nyo. Respetuhin nyo yung pagkababae nyo. And sa mga lalaki naman, respetuhin nyo muna yung pagkababae ng jowa nyo. And huwag kayong magmadali. Kasi, enjoyin nyo muna ngayon. Kasi, pag nabuntis yung jowa mo, pag nabuntis yung babae, ewan ko lang kung makakaya mo. Ewan ko lang kung ano yung mararamdaman mo. Kasi sa part ko, sobrang hirap. Kasi nga, 9 months mong i-carry yung anak mo. And compare sa lalaki na magagawa niya pa rin yung gusto niya. Pero sa babae, sobrang unfair talaga. Or sobrang hirap talaga. Kasi almost or 9 months mong i-carry yung anak mo sa tiyan mo. And hindi mo magawa yung gusto mo. Huwag kayong magbadali. Isipin nyo yung sarili nyo, isipin nyo yung pamilya nyo. Kasi yung jowa, nandyan lang yan. Yung kasayahan, nandyan lang yan. And especially, pag nasa relasyon ka, may temptation talaga yan. So, okay lang magjowa ka. Pero once nangatok or kumakatok yung temptation, unahan mo na, tumakbo ka na, iwasan mo na. Baka kasi yun yung ikakasira ng relasyon mo or ikakasira ng buhay mo. So, ano ba yung ginawa ko nung nabuntis ako? Yes, at first, nasaktan ako, disappoint ako kasi nga, yun nga, na-fail ako sa life, na-fail ako na abutin yung pangarap ko. Pero, never kung iniisip or never kung, ano nga yung tawag dito? Kasi never akong nag-decide or never akong nag-commit na ipapalaglag ko. Never akong nag-commit or sinabi ko sa sarili ko na
ipahulog ko na. Never ako nagsalita or never ako nag-isip ng ganyang bagay. Kasi buhay pa rin ito eh. Buhay pa rin ang bata yung dinadala mo. At hindi mo nga tanggap na nabuntis ka, pero matatanggap mo ba or makakaya mo ba pag pumatay ka ng bata or pumatay ka ng sarili mong anak? So, ang sakit sa feeling. Kasi nga, di ba, pag nanood tayo ng TV, ako, pag nanood ako ng TV or nagsuscroll ako sa Facebook and nakita ko na may bata or sanggol na nakita kahit saan, iniwan ng nanay, sobrang sakit sa pakiramdam. Kaya nga, naisip ko nga na dapat tayong mga babae, pag nabuntis tayo, ingatan natin yung bata, pangalagaan natin, mahalin natin hanggat ipanganak ito. Kasi hindi lahat ng tao nabibiyayaan ng anak or hindi nabigyan ng anak. Kasi nga, siguro plano ni Lord sa kanila, may plano si Lord sa kanila. So, dapat tayo, pag nabigyan tayo ng anak or pag nabuntis tayo, magpasalamat tayo kay Lord. Say what? Nakagawa man tayo ng kasalanan, pero may blessings na dumating. So, dapat mahalin natin yung anak na dinadala natin. Huwag nating patayin. Kasi makakaya mo ba na mismong anak mo, papatayin mo? O diba? Parang ang sakit sa feeling, parang ginaganito yung heart mo. Kasi sobrang sakit nga na hindi mo tanggap. Or makakaya ba ng mismong konsensya mo na patayin yung anak mo? O diba? Sobrang sakit. Hayop na lang yung gagawa ng ganyang bagay, na makapag-isip ng ganyang bagay, na ipalaglag yung anak. Kung ayaw mong mabuntis, girl, huwag kang kumerengking. Kung ayaw mong mabuntis, hindi kang magbiga. Kung hindi mo gusto, magbustong, hindi mag-uyab-uyab. So, yun. Pumasok ka sa relasyon kasi ready ka na. Financially, spiritually, mentally. Yun dapat. Pumasok ka sa relasyon kasi ready ka. Huwag kang pumasok sa isang relasyon kasi gusto mo lang magpasaya. Gusto mo lang maging masaya ka. Gusto mo lang kasi yung ibang friends mo ay may jowa na. So, yun. Gusto mo rin magka-jowa. So, dapat hindi yun. Erase. Dapat ibura nyo yun sa mindset nyo na dapat pag nag-boyfriend ka or girlfriend, para lang magkaroon ka ng girlfriend or boyfriend, para nang sa ganun ay hindi ka may insecure na may boyfriend or girlfriend ka. Dapat may girlfriend or boyfriend ka kasi para may mag-alaga sa'yo, may magmahal sa'yo. Dapat, pag pumasok ka sa isang relasyon, ready ka mentally, physically, emotionally, lahat ng link. Especially financially. Pag yung pera na ginagamit mo is galing pa sa magulang mo, huwag kang munang pumasok sa relasyon para lang ibigay yung luho or ibigay yung gusto ng jowa mo. Pinaghirapan ng pamilya mo yon or pinaghirapan ng parents mo yon para sa'yo, hindi para supplyan mo ng supplyan or bigyan ng bigyan yung jowa mo. Pag yan yung ginagawa mo, huwag ka munang pumasok or huwag nyo munang ipatuloy yung relasyon nyo. Kasi yung relasyon, makapag-intay naman yan eh. Pero yung pinaghirapan ng parents nyo, hindi na yun mababalik. Ginawa nila lahat para sa'yo, makapag-aral ka, makapagtapos ka, mabigay yung gusto mo. So yun, isipin natin palagi yun na ginagawa natin to para sa parents natin. So, again, huwag kang pumasok sa isang relasyon kung hindi ka pa ready. Pumasok ka sa isang relasyon kapag ready ka mentally, physically, and financially. So, yun dapat isipin ng mga kabataan ngayon. Kasi, sa mga na-observe ko, sa mga nakikita ko, ngayon yung mga kabataan, pabata ng pabata yung mga nabubuntis. Bakit? Bakit? Malaking tanong na bakit? Kasi alam nyo, sobrang bata nyo pa para mag-commit sa isang relasyon like 13, 14. Sobrang bata pa yan and mag-e-end up lang sa pagbubuntis. So yun, dapat
isipin natin yung sarili natin, yung parents natin na dapat ma-achieve ko muna yung goals ko, makatapos muna ako ng pag-aaral, magawa ko muna lahat ng gusto ko bago ako pumasok sa relasyon. So yun dapat yung mindset ng mga kabataan ngayon. Hindi biga-biga, oh Diyos ko, mga bata, ha? Okay lang yung crush-crush na iintindihan ko ng mga puppy love, yan-yan. And also, boyfriend-girlfriend. Pero dapat, know your limitations. Hindi dapat dadating sa punto na, yun nga, isusuko mo na yung bandera. Siyempre, I experienced that. I already experienced that. Been there, done that. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Na, dapat, pag nagmahal kayo or pamasok kayo sa isang relasyon, kilatisin nyo muna, kilalahin nyo muna yung lalaki na mamalin, na mamahalin nyo, nang tanungin nyo muna sa sarili nyo na nakita mo ba na sa future na itong lalaking to, itong or itong babaeng to ay makakasama ko pang habang buhay, itong babaeng to ay pakakasalan ko, itong lalaking to ay yung taong para talaga sa akin. Kasi pag hindi tama yung taong dumating sa iyo, or pag hindi tama yung minamahal mo ngayon, or yung taong minamahal mo ngayon, masasaktan ka lang ng paulit-ulit. So yun, magmahal ka kapag ready ka na. So guys, suggest or advice ko lang, i-enjoy lang muna yung pagkadalaga, or enjoy lang muna ninyo yung pagkabata ninyo. Huwag muna pumasok sa isang relasyon kapag hindi ready, para hindi mabuntis na maaga. Kasi sobrang sakit sa isang parents na makita yung anak nila na ginawa ko naman lahat, pero bakit nabuntis pa yung anak ko? Isang malaking disappointment, or sakit kumbaga, sobrang sakit sa isang parents na yun, na mabuntis yung anak nila. Huwag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao, kasi normal lang yun, pinasukan mo yan, matatanggap mo talaga o may maririnig ka talaga na mga chismis. So huwag mo nalang isipin, kasi para sa akin, nung nabuntis ako, hindi ko inisip yung mga sinasabi ng ibang tao, yung mga chismis nila, especially yung mga normal na sasabihin nila. Te, hambal ko gid. Te, mabusong gina saya. Te, de man. Daw muna blasam, something like that. So, para maiwasan nyo yun, huwag muna kayong magpabuntis ng maaga. So, yung isipin nyo na lang, or if nabuntis kayo ng maaga, huwag nyong isipin yung sabihin, or sasabihin ng ibang tao. Isipin nyo yung sarili nyo, isipin nyo yung anak nyo na dinadala nyo sa sinapupunan, isipin na dapat ingatan yan, dapat mahalin, huwag ipalaglag. Kasi sobrang swerte mo na nagkaanak ka pa. If pinalaglag mo yan, ewan ko lang, or isipin mo na baka pag pinalaglag ko to, hindi na ako manganganak pagdating ng tamang panahon. So yun. So dapat ingatan mo yung anak mo, mahalin mo, kahit sa una hindi mo pa gusto. Mahalin mo talaga yung anak mo. Kasi blessings yan. Kahit aksidente pa yung nangyari na nabuntis ka, yung anak mo is blessing. So, mahalin mo. Huwag mong sayangin yung buhay niya. Huwag mong patayin yung buhay ng isang sanggol na walang kamalay-malay. So, yun. Hi everyone! This is Jemima and welcome back again to my channel. So, ngayon is magva-vlog na sana ako. Kaso nga lang, may dumating na chikiting na sobrang kule. So, ano gagawin natin ngayon? Kakanta tayo ng ABC, papakita mo sa kanila or paparinig mo sa kanila kung paano ka kumanta ng ABC. So, let's sing. A. Oh, sing the next. Sing A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sing the next. H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N. What's up? Listen. What's up? Hi. Who's missing it? Am I not my dad? Mama.
maligo ko. Maligo ko na. Pinagpapasarap. Nakasama.